수산 타이어. Oh my! We're here in Tagaytay! Samahan niyo akong tuklasin ang popular na summer destination na ito. Saktong-sakto sa taan. Staying overnight? Why not rent a room? Eh, kumusta naman ang food? Grabe! At ano ito? May I try din ako ng spa nila rito. Simula na ang summer vacation. Dito na kayo sa mas nakare-relax at nakaaliw na kay Susan tayo! Aloha! Oo nga eh, pero huwag kang puputok ha! Naku, buti nga. Bumunod ako ngayon. Alam mo naman, pababayad ako. Sama akong magalit. Pumunod ako. Naku, I can assure you, hindi ako puputok ngayon. O ano, nakapaglibot ka na ba? Dalhin mo siya ka na! Libutin mo ang ganda ng Tagaytay. Pagkatapos, balik ka dito ha. Kwentuhan mo. Sige, sige. Malamig na simoy ng hangin. Sariwang bulaklak at rutas. At katakot-takot na kainan at pasyalan. Saan pa nga ba ito kung di sa natatanging Garden City in the Sky? Tagaytay! 60 kilometro lang mula sa Maynila, matatagpuan ang kaaya-ayang lungsod. Maaaring mag-bus o private car o kaya magrenta ng FX taxi sa halagang 2,500 lang para marating ang second summer capital. Makalanghap ka naman ng sariwang hangin at ang lamig at ang ganda ng lugar. Ito ang tahanan ng pinakamaliit ngunit aktibong vulkan, known to one and all as Taal. Sa bunganga naman ng vulkan ay matatagpuan ang lake within a lake na talaga namang kamangha-mangha. Ang Tagaytay ay tinaguri ang Garden City in the Sky. Bakit nga ba? Obvious ba? Mukhang exciting ang trip na ito. Papasok pa lang ng syudad, heto na ang sumulubong sa akin. Kaya, mag-stop and smell the flowers muna tayo. Ito ay puro fresh ito. Bagong pitaso, ito yung sunflower. Yes, ma'am. Wow, kita niyo na, parang bulak, parang plastic, di ba? Pero totoo yan. Magkano ganyan? 20 po ang isa. Isang piraso? 20 pesos po ito. Pero 50 pesos na yung sunflower. Ay, mas mahal ang sunflower? Yes, ma'am. Ba't kaya siya mahal? Kaiba po yan. Kasi siya himahalik sa langit. Mas, at kumpara doon sa presyo ng sa iba? Sabaw sa Manila, malaki ba ang diferensya ng presyo? Malaki po ma'am kasi dito po, mas matagal po ang buhay niya dito. Ah, okay. Maabot, kaya po nito balisyan ma'am, sinabot po ng 3 weeks pagbago po siya. Bukod sa presyo sa mga mata, napakamura rin ang mga bulaklak. Ang isang piraso ng rose, 35 pesos lang at 150 lang kung bibili ka ng isang dosena. Ang Malaysian mums naman ay 20 pesos kada isang piraso at 80 ang isang dosena. Hay! Sa dami ng pagbibilian, nalilito na ang beauty ko. Tingin nga nito, ano to? Ibang klase dito ah. Ganda naman ang pagkadilaw nito. Eh, pag dumikit ako dito, mapapagamala mo na akong bulaklak. Di ba? Wala ng damit ko. Para akong ano, isang petal na napitas dito sa... na nagkamuka. Nagkaroon ng muka. Ako'y bulaklak na nagkatawang tao. He loves me. He loves me na. Sayang eh, kisa ito tanggalin ko, di na lang dahon, di ba? He loves me. Loves me not. Ito yung isang ang ganda-gandang kulay ng bulaklak dito. Ang tawag nila dito ay chrysanthemum, di ba? Oh, ano sa inyo sa color? Favorite color ko din yung ganyan eh. Tapos, di ba? Oh,
para na ako Hawayana. Aloha! O, oh, diba? Pero pagkatapos dito, i-display ko rin sa bahay pa. Sa di kalayuan, may natatanaw akong produktong sariwang-sariwa rin. Muntik lang mawala sa isip ko na pag nasa Tagaytay ka nga pala, pwede rin tayong mag-panic buying ng prutas. Isa sa mga hindi kinakaligtaan ng mga bumibisita dito sa Tagaytay ay ang kanilang mga fruit stand dahil talaga naman magsasawa ka sa mga pagpipilian mo sa prutas. So, pero dito po araw-araw talaga may mga paninda kayong prutas. Opo naman, araw-araw. At mga sariwa talaga yan. Sariwa. Oh, mura naman ang prutas niya. Mura naman po. Mura naman. Murang-mura. Pinya. Pinya po at saka itong saging, senyorita. Papaya. Papaya. Langka. Langka. Pero may mga mangoes din din kayo, ha? Ayang season po yan eh. Galing saan yan, Mindanao? Davao. Davao? Bibili ako mangga. Feel na feel kong nasa probinsya ako pag nakakakita ako at nakakatikim ng sariwang prutas. Kaya naman, refresh na refresh ang ating sunyo at ready na para sa susunod naming pupuntahan. Sit back and relax lang kayo dyan dahil marami pa tayong matutuklasan dito sa Tagaytay. Tinagurian ding Center of Spiritual Retreat ang Tagaytay dahil sa dami ng simbahan at meditation center sa lugar. Pang lovers, pang pamilya at pang barkada, ito ang hatid na saya ng Picnic Grove. Sa halagang 25 pesos, maaari na mag-romantic rendezvous, mag-family picnic o group outing. Affordable din ang pagrenta ng mga picnic table at pavilion. At kung tight naman ang budget, you can always just lie down on the grass. Hi-ho! Silver away! Kung trip niyo mag-feeling Lone Ranger at Tonto, 200 pesos lang ang renta ng kabayo. Kung Nomad is an island naman ang isenang type mo, pwede ka manatili sa cottage na solong-solo mo. You can groove to the beat of your own music dito lamang sa Picnic Grove sa Tagaytay. Up, up and away! Punta naman tayo sa People's Park in the Sky. Gusto namin yung climate dito, malamig kasi summer. Mga kababayan ko, welcome tayo rito sa naunsyaming palasyo ng dating nating Pangulo. Yes, yes, yo! Ito po sana ang Palace in the Sky ng Pamilya Marcos. Ngunit matapos nila mapatalsik, ay napunta na ito sa local government at binuksan sa publiko. At no extra cost, maaari maglibot sa kabuuan ng People's Park. Priceless ang view mula dito! I wonder kung ano ang masasabi ni Expert Lady kapag nakita niya ang mga tiyangge at bidyoke. As for me, ang say ko lang ay, Tagaytay is really the land of the true, the good, and the beautiful. Woo! Unti-unti na nating nararamdaman ang lagablab ng summer. Kaya, time to pack our bags at magpalamig dito sa Tagaytay! At kung tulad ko kayo na kulang ang buong maghapon sa paglilibot, overnight stay is the way! Alam na, pagpuntaan tayo sa vulkan! Galaw ka! Kuya, kuya! Hawa ka mo na dali! Halika na, alis na tayo, alis na tayo, alis na tayo! Parang mga kabuting nagsunputan ang mga hotels at rooms for rent dito sa Tagaytay City. At isa sa mga patok na patok sa mga bakasyonista ay ang Royal Taal Inn. We have a cozy place. In fact, we are the cheapest overlooking around Tagaytay. And we have overlooking Taal Volcano. May superior room. Deluxe room. At family room. And of course, dahil Royal Taal Inn, tanaw na tanaw mo ang Taal Volcano from anywhere, in and out of the hotel. We have a 24-hour security guard, we have air-conditioned room, we have balcony. Kung medyo tight naman ang inyong budget, andyan ang rooms for rent. Diyan sikat na sikat ang ano pa nga ba, kundi ang famous. Climate and the ambiance, tahimik sa gabi. Walang mga dumadaan tricycle, walang dumadaan mga truck. Marami ring choices pagdating sa tutulugan.
O, di ba? Pang family na, pang barkada pa. And what about this? Mga misis, air-conditioned rooms at room service. Nagustuhan nila kami na pag-ano, nakaka-discount at saka meron kaming room na may rep, tapos may heater, tapos meron kami sana pag gusto nilang radio, ganyan. Malapit na sa mga pasyalan, cute na cute pang tingnan. Wow! Para kayong nagbabahay-bahayan! Nasa Manila ba tayo? Ay, hindi! Ito pala ang Manila South Woods Manor in Carmona, Cavite. Kakaiba ito dahil feeling prinsesa ang drama mo. Obvious ba? Sosyal ang mga kwarto, di ba? May studio type. At may suite. But wait, that's not all! Here at the Manila South Woods, you can avail the sports club. We also have the swimming pool, the indoor badminton and tennis court. We also have a paintball game. At the same time, a wall climbing. Kinaya mo yun? San ka pa? Panalo, diba? For the summer promo, we have a Splash Island ticket for 998 plus with accommodation and a breakfast for two. So you have to be two in a room to avail the promo for the summer. Hi! Ibang klase talaga ang Tagaytay. Perfect ang weather, perfect ang view, and you feel closer to nature. Best of all, it feels like you're never far from home. So dami ng papasyalan dito sa Tagaytay, tiyak na kayo'y gugutumin. Kaya tena na sa Viewside para tikman ang kanilang napakasarap na pagkain. Tiyak na mapapawi ang inyong gutom. Labing-anim na taon na ang Viewside at ito ang pinakabago sa dalawang branches nila. Perfect para sa buong pamilya ang lugar. Bukod sa ito'y spacious, ang pagkain nila ay sobrang delicious! Siyempre po, seafoods namin and then bulalo. Ayan, kasi malapit lang po kami sa Batangas, which is kung saan nag-originate yung bulalo. Okay, and then seafoods naman namin, meron kaming tawilis, maliputo, yan, lapu-lapu, and then other seashells. Yung lugar po namin, makikita nyo po, you chase tahimik, saka yung atmosphere, malamig, and then nature, saka yung view syempre, saktong-sakto sa Taal. Kapag napit hapon, tamang-tama lang ang ginaw rito na masarap sa bayan ang paghigop ng mainit na sabaw ng aking paboritong bulalo. Yan, tamang-tama, lumalamig na, kaya kailangan magpainit na ang bulalo. Ayan, di ba? Tingnan na natin ang bulalo. Specialty ho yan dito sa Tagaytay. At syempre, mamaya, meron kasama yan. Pritong tawilis. Galing pa sa Taal Lake. Ayan ang kanilang bulalo. Nako, teka lang. Ang dami pala ng in-order ko. There's more and more! Maubos ko kaya ang lahat ng to? Tingnan natin! Pag ganito, kasarap ang pagkain mo at terrific pa ang view. Ayaw mo nang tumayo kahit magkabilbil ka na dito. Diba? Kain mo na ako. Sobra, di ko alam kung ano unahin ko dito. Sarap ng pagkain. Daming kalaban. May umagaw. Nako, napalakas ang kain ko. Kailangan gumalaw-galaw ng konti. Sisilipin ko nga muna kung ano pa ang meron dito. May pasalubong counter din pala. Makabili nga para may baon ako. Ete, para may pasalubong ako sa mga kumari ko. Konting pasyal-pasyal lang at oh no, kumalam na naman ang tiyang ko. Isa po sa dinarayo dito sa Tagaytay ay ang napakasarap na bulalo. Kaya alamin natin ang sikreto ng original bulalo. Ito po Diner's Restaurant, ang isa sa may pinakamasarap na bulalo dito sa Tagaytay. At si Jun, magtuturo sa atin kung paano ba ang paggawa ng masarap na bulalo na aking binabalik-balikan. So Jun, paano ba yan? So ito, baka? Yes, ma'am. Ano, dito baka yan sa Tagaytay? Okay. Ano yan, gaano katagal ba pinapakuluan yan?
Parang 3 hours ma. Tapos, pagka lumambot na siya, ano yung mga nilalagay niyo pang mga sahog? Ito, meron bali, kayo. Ito na lang po mga nilalagay namin, yung Peche Baguio. Ah, Peche Baguio ba yan? Saka, tapos? Pwede lumambot yung Repolio at Baguio Beans. Magkano ang order pa niyan? Bali, 300 po ma'am. 300? Okay. So, depende kung malaki ang buto o malaki yung laman. Di ma'am, pag malibang malaki mami yung buto, di agad yung pungam na naman. So, ah, ganun. So, basta 300 ang isang. Yung 300, eh, good for ilang tao na yon? 3 person po, ma'am. 3. Pag mahina, kumain, mga 5, pwede na. Oo, oh, pwede na rin. Oh. First step sa pagluluto ng bulalo, pagpapalambot ng karne. Lagyan ito ng asin at aminta. Hayaan kumulo for 3 hours. Tandaan, dapat mahina lang ang apoy dahil kung masobrahan, baka naman tumigas ang karne. So yeah, maganda sa bulalo ng diners, kahit walang ngipin, pwedeng kumain, di ba? Kasi kay candy mo na lang yung karne, di ba? Sa sobrang lambot. Siguraduhin din maganda ang karneng napili nyo. Teka, may sekretong ibabahagi ang diners tungkol dyan. Pag bumili ka, yung sariwa pa, pagka bagong hilaw pa, ano dapat mong tandaan para matyak mo na masarap yung maluluto yung mong bulalo? Dapat wala amoy? Wala akong amoy. So amoy-amoy mo muna siya. So dapat ang amoy niya yung hindi siya mango, mabaho, gano'n. Pag gano'n mami, parang barako yung baka. Barako na yung binong lalaki? Lalaki. So dapat babae. Talagang mabango babae, okay? After 3 hours, after 3 hours, eto na po ang bulalo. Ayan. Napakasarap. Ko pag ako naghanda sa bahay, ganito na naghanda ako. Para masarap naman ang sabaw, sabaw pa lang, ulam na. Ito ba yung sinaserve nyo sa mga customer nyo? Ah, ganon? Alam mo, pag bumalik ako dito, hindi na ako bibiling bulalo. Hingin nila ako sabaw. Kasi yung sabaw nyo pa lang, okay na. Ay. Next step, sandukin ang karne at haluan ang gulay. Ang bigat, 1 kilo yata ito. Ayan na, lalagyan na. Lagyan na ng gulay. Ano ito? Pechay Baguio? Pechay Baguio at? Repolio. Yan. Ito na ho yung kakainin ko. Secret lang natin ito na malakas akong kumain, ha? Isang order yan. Okay. Sorry ah, hindi na ako makahintay. Gusto ko muna tikman yung ano. Init, sarap. Siyempre, dahil napakalamig ho sa Tagaytay paggabi, kailangan medyo may pampainit ko. At ito ho yung napakalinamnam na bulalo. Hi! Ika nga ni Ate V. Heaven! At yan lang ang masasabi ko dahil gutom na naman ako. Takaw ko, no? Grabe. Para sa kakaibang relaxation, welcome to Nurture Spa! Buklura ng pag-iibigan at kalusugan, yan ang pinagmamalaki ng Nurture Spa sa Tagaytay. Sa gitna ng malawak na hardin ay maaari kang magpaganda, mag-relax at mag-feeling Reyna. Kung pumunta ako dito tapos gusto ko lang magpamasahe ng head and shoulder, ito magkano? It ranges from 1,000 to 2,000. Yung ganong masahe na, okay. Gaano katagal yan? Usually 1 hour. Okay. Yeah, thank you for bringing me here, ha? Ganda-ganda ng lugar na to. Grabe. Sobra, napaka-relaxing. You're so romantic. Yeah. Ang ganda talaga. Para nasa ibang bansa ako nito. Ano yung motif na to? Ay, nako, nag-imagine lang ako. May kasama. Ay, nako. At kung mabiti naman sa maghapong pakikipag-ulayaw, pwede rin kayong mag-stay overnight. Meron silang authentic Ifugao House kung saan maranasan ang simple at tahimik na buhay. Oh, ganda. Magkano yung ganito niya? Ito. Actually, it costs around 2,000 pesos, ma'am. Per night? Yes, ma'am. With a set of breakfast also. With set of breakfast then? Yes, ma'am. Oh. Pang lovers o barkadahan man, pwede niyong subukan ang special package ng Nurture Spa.
Experience nyo naman ang modern honeymoon. Mag-check-in sa air-conditioned suite with its own bathtub and massage room. Pang King and Queen of Hearts, di ba? Could check the bedroom tonight. Oh, ganda ng bedsheet niyo. Oh, lambot ng unan. The unan is very nice, very soft, huh? Kung solo flight naman ang inyong trip, pwede pa rin maranasan ang pag-aarugang puno ng pagmamahal. So, ito. Ito po. Ermo. Treatment area. Ito yung treatment areas niyo. As you can see, the place is totally relaxing. Kung ayaw mo doon sa kwarto niyo magpamasahe, pwede dito na lang. Yes, ma'am. Pwede po dito. As you can see, we also have jacuzzi. May jacuzzi pa. Yes, ma'am. Everything is provided for the guests. Wow, ang sarap. So, this is it. Sisimulan na namin ang aming session. Kaya, get out. Doon muna kayo sa labas. Siyempre, mag-relax muna ako dito. Minsan lang akong karating sa nurture spa eh. Bye. See you in 1 hour. Yan. So, bago magpamasahe, pwede mag-shower muna o kaya ay mag-swimming sa akin. Kasi, jacuzzi. Diba? Maganda ka rin naman ko dito. Parang biglang ano yan. Kailangan may petal siya talaga. Para ako yung mga goddess of, goddess of this room. Para akong hinehele sa duyan. Pero teka. Nako, parang ayoko nang umahon sa jacuzzi. Pero gusto ko rin magpamasahe. Sa iba't ibang klaseng masahe, you can say goodbye sa mga naninigas ninyong kalamnan. At take note, ang mga massage oil na gamit nila dito ay 100% organic. Ang iglas ka tayo. Sarap nga eh. Tama yung mga ugat. Puro kolesterol yata yun. Dahil sa kakakain naman. Bulalo. Grabe, ibang klase talaga yung masahe dito. Ha? Sarap, nanunood sa kalamnan yung sarap ng pagmamasahe. Parang hindi ko pa na, wala pa akong nakita ang gantong masahe sa Maynila. So, dapat talaga pag pumunta kayo, huwag niyo kalilimutang pasyalan itong nurture spa. Sa gut to the bones, ang sarap! I can stay here forever! O, paano? Pagkita-kita na lang tayo sa susunod na linggo. Abangan nyo yung pagpapatuloy ng aming pamamasyal dito sa Tarikay. At samantala, nananamunin ko muna ang sarap ng pagpumasahe dito. Night! Kay Susan tayo!